Principles on International Environmental Law. Hello everyone, I am here today to report about the Principle on International Environmental Law. So, this is the continuation of international law that has been reported yesterday. International environmental law is a branch of public international law comprising of those substantive, procedural, and institutional rules which have as their primary objective the protection of the environment, essential environmental principles. What does it mean? So, international environmental law ay isang batas na pinapatupad upang maprotektahan ang ating kalikasan mula sa mga tao o sa proyekto nito. Ito ay nagmula sa international law upang mapangalagaan ang ating kalikasan. Tinatawag itong essential principles kasi ito ay kinakailangan. Tayo ay nangangailangan sa kalikasan kaya dapat natin itong pahalagahan at protektahan. First principle would be the principle of good neighborliness. The sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies and responsibility to ensure the activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other states or of areas beyond the limits of national jurisdiction. 1972 Stockholm Declaration and the Human Environmental Principle 21. So ano nga ba ang good neighborliness? Because we are talking about states, countries, and nations here, ang good neighborliness ay ang pagkonsidera ng isang bansa sa ibang bansa. It means kung may proyekto ang isang bansa na nakakasama sa kalikasan ng ibang bansa, kinakailangan itong ipatigil o pagbigyang tuon. Kinakailangan na ang proyekto ng isang bansa ay hindi makakaapekto sa ibang bansa. Pinapatupad ito upang mapangalagaan ang kalikasan ng buong bansa. Precautionary Approach Principle. When there is lack of full scientific certainty in establishing a causal link between human activity and environmental effect, the court shall apply the precautionary principle in resolving the case before it. 1992 Rio Declaration on Environment and Development Principle 15. Ibig sabihin ng precautionary approach principle, kung isang proyekto ay walang siyentipikong pag-aaral, kinakailangan muna itong tingnan kung ito ay nakakabuti o nakakasama. Ang isang proyekto ay hindi lang dapat nakaangkop sa economic development, ngunit sa kabutihan ng kalikasan rin. Principle of sustainable development. It is development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Our Common Future, UN, Document A42-427. Sa madaling salita, ang principle of sustainable development ay pinapatupad upang mapangalagaan ang ating natural resources at magagamit pa ito ng future generation. Ang halimbawa nito ay ang pagputol ng puno. Ang pagputol ng puno ay kinakailangan dahil ito ay ginagamit natin sa papel o kung anuman. Pero kung puputol ng puno ay kailangan ay magtanim rin. Yan ang batasang principle of sustainable development na ipinatupad. Polluter's Pay Principle. So ito na principle ay common ngayon. As you remember, once na magtapon ka ng basura kahit saan at may nakakita sa iyong opisyales ng gobyerno, ay pamumultahin ka. Ito ay parte ng international environmental law. At hindi lang individual ang nagbabayad ng polluter's pay, kundi yung malalaking planta na nagdudulot ng polusyon sa ating kalikasan. Ito sila ay nagbabayad rin dahil sa polusyon na kanilang idinadagdag sa kalikasan. Environmental Impact Assessment Principle. To identify, predict, and evaluate the economic, environmental, and social impact of development activities, to provide information on environmental consequences for decision-making.
So ano nga ba ang ibig sabihin ng Environmental Impact Assessment Principle? Ito ay nag-i-evaluate sa isang proyekto o activity ng isang lugar o bansa. Dito makikita kung ano ang magiging epekto ng isang activity o proyekto sa ekonomiya at sa kalikasan. Ano ang mangyayari kung ito ay kanilang pinabayaan? Ano ang mangyayari kung ito ay kanilang ipatitigil? Kaya, ito ay importante dahil dito natin makikita kung ano ang magiging resulta ng isang activity o proyekto na isinagawa sa isang lugar. Kung makakaapekto ba to sa susunod na henerasyon? Principle of Intergenerational Equity. Man bear a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generation. Kung ating ipapalagay, ang DENR, sila ang may responsibilities upang mapangalagaan ang ating kalikasan. Sila ang nag-iimplementa ng mga principles of international environmental law. Ang aim ng DENR ay maprotektahan ang kalikasan. Gusto nilang ma-preserve ito upang magamit pa ng susunod na henerasyon. The aim of the principles in international environmental law is to preserve the natural resources in the world. So, this is the end of my discussion. I hope you have learned something. Goodbye!